Naghanap ako dito kami ni Jayron sa Canadian Tire nitong tabletop propane ano tawag dito? Revolver. Portable barbecue. Portable barbecue. Propane. Kasukat 'yan. Universal pa. Where's the tick? Let's go. The tick dropped. I need sunshine, blue skies. Gotta cry. Many troubles to cross the line. Feel the pain, oh yeah. Listen, I don't care. Night sounds strange. Hindi ako mag-OT today, mami. Bakit ka mo lagi mag-OT? Papaalam lang sa'yo. Mata tayo Bali Village. Bali Village. Hello, bili ka marshmallow. Yung katamtama lang, tsaka kaunti lang, para mauubos. Marshmallow, tas bumili lang tayo ng pang tusok, yung skewer kasi. Wala naman tayo yung reusable na ganun, na stick. Mahabang portable na, no? Paano ka mag-ganun eh, wala naman tayong... Eh, di ba't meron namang portable na propane, ano? Propane na fire pit. Oo, yung propane natin, dadalhin din natin para just in case na maubusan, eh, mabackup tayo. Eh. Ihawan, di ba? Mm. Ah, may ihawan na, may kalan pa. Kaya nga eh. Ano sa palagay mo? Huwag na tayo mag-ihaw, iba na lang lutuin nating ulam. Ay, nasabi mo na yata eh. Di ba? Pwede naman magbago eh. Sa bagay, mas maganda na yung ihawan natin. Wala nga silang ihawan eh. Wala soap, sila. Soap, meron silang soap. Mas maganda meron. Pero may kalan sila. Magdala na tayong ihawan kasi maganda rin. Hotdog lang, okay na. Yung butane na lutuan natin, ang liit lang naman. Kasya-kasya na yun. Ang gaano. Hindi parang, naman tayo magdadala ng maraming ano eh. Oh, parang isang attache case lang, isang bag lang yun eh. Pupunta kami dito sa Valle Village. Kasi dati, nung nagtatrabaho ko dito, natatandaan ko, nakakita ko lagi dito ng ano, yung mga parts ng sa tent. Steaks, tsaka yung mga rod na ginagamit doon tayo sa lilim. Oh. Eh yung aming tent, dahil sa akin, nasira ako last time na ginamit namin. Yung sa pang rope. Yung hinila ko kasi yung isang part ng bubungan niya. Ay. Paghila ko, naputol ko yung ano? Naputol ko yung isang stick. Ba't ganyan niya? Kalbol yung ano. Ayun, so sa Friday nga pala kasi ay pupunta kami ng Cochrane. Tapos Saturday, Sunday hanggang Monday meron kaming camping. May camping kami. Kaya nagpe-prepare na kami. Bukas mamimili pa rin kami ng mga ano, mga gagamitin. Pang mga pang sports yan. Dati dito lang yan eh. Dito lang yan. Testing natin dito. Naiba na yung ano niya. Yung forma. Oh, dati dito yung sports eh. Wala. Naging mas precious nila. Wala malagay. Wala. Pati caps nila kaya dito. Dati guys, nung nagtatrabaho ako dito, yung mga kutsilyo na yan, ako naglalagay ng tape niyan. Pinipili namin yung mga mamurahing kutsilyo sa mga magagandang klaseng kutsilyo. Pagka yung mga madaling mag-bend ay tapon. Tapos yung magaganda, binabalot namin ito. For safety. Kasi wala siyang case eh. Walay kaming nakita sa Valle Village. So parang yun na nga lang gagawin namin. Stick na lang. Option B. Na ano kasi, umigsi siya ng 1 inch eh. Kapag ginamit natin yung mawawala na yung curve. Arc o yung arc na ganun kasi 1 inch ang nawala. That way is north, that way is south. Magiging straight na lang siyang ganun, hindi na siya magiging sombrero. Buti nga hindi sa mismong tadyang ng tag din. Careful. Hindi sa mismong tadyang ng tent nasira eh.
Kumbaga optional lang naman yun eh. Pwedeng gamitin, pwedeng hindi. Kaso pangit naman kung hindi gagamitin. Nakalaylay yung ano harapan natin pag hindi yun nilagyan. Oo, nakalaylay. Wala siya yung pinaka, yun nga, sombrero, parang gano'n. Oo. Kasi naman, tinupi agad. Hindi, hinila ko. Hinila ko ng hinila. Akala ko natanggal ko na yata. Yun pala nakasabi. Ito na kami sa Superstore. Ah, pakabili kayo dito. Sleeping bag. $18 lang. Kulang pa tayo. Dalawa lang meron tayo, di ba? Parang mahal pa nga nun. 18. 16. Ayun, isa o. 16. Small. Pang small lang naman tayo. Sabagay. Kasi ang ating sleeping bag, dalawa lang. Pwede na tayo, tayo. Hindi mag-blanket. Mm-hmm. Kasi ito, siyang ganito lang. Maliit na. Oo. Ciao! Pillows na lang dadalhin. Bilang ko. Mamaya na lang balita kay Katniel. Ay, kay Katniel. Kay Catherine at kay Alden. Nasaan na ba? Marami naghanap eh. Alam niyo guys, si Catherine Bernardo at saka si Alden nandito ngayon sa Calgary. Yung kailan pa ba yun? Shooting sila dito sa isang community dito. Malapit lang sa amin. Diyos ko, dinumog ng mga Pilipinong makukulit. Dumog talaga doon. Daming tao nanood ng shoot nila. Ngayon, hindi na yata sinasabi kung saan kasi masisira ang shooting kapag pinuntahan ng Pilipino. Napakadami. 2,000 years later. Ito yung nasira ako na regulator. Wala na. Dalawang parts pala to na magkahiwalay. Dito kami ngayon sa ano? Sa Lucky Supermarket. Alam na kung saan ang diretso pagkatapos dito. Seafood City. Siyempre, siyempre sa Seafood City. Kasi hindi na rin kami nagluto ni Jeron ngayon eh. Pinamad na. Eh alis naman nga. Dito na lang kami bibili ng ulam. Tsaka baon ko mamaya. Ngayon ay Wednesday. You have to go back. Oh, yeah. Kumain mo dyan. Kasi tingin na lang tayo doon. Walang ano yung... Mas maganda yung fresh eh, may balat eh. Doon na lang sa Seafood City nga, sabi ko baka meron eh. 6.48 pa, mahal. Apat lang. Ngayon ay Wednesday. Pasok pa ako ngayon at saka bukas. Tapos, bakasyon ako. Long weekend kami nga pala. So extra long weekend ka na. Oo, extra long weekend ako kasi... wala kaming pasok sa Sunday dahil ano, dahil nga may holiday. Pero ako nag-leave pa ako ng Monday. So ang pasok ko na ay sa Tuesday night. Ha? Yung wala nang buto. Sa Tuesday night na ang aking pasok. Dito talaga kami bumibili ng karne. Ano talaga dito? Napakasulit talaga dito yung karne. Mura talaga. Dalawa? Ha? Dalawang ganong terasa. Na liyempo? Dalawang ganon. Ah, sige. Binili namin yung may buto. Kasi hindi pala nila ini-slice kapag walang buto. O nga naman. Hirapan ka pa. Pang barbecue. Sarap. Magbababad ako. Magiging expert na sa pagbababad ng barbecue eh. $3 daw ang kuha din sa... giniling na ano, 1 kilo eh. Karating kilo. Yung namang liyempo, ilang kilo ba 'yun? Ano? Ilang kilo? Kulang 30 din, $28 ang 2.3 kilos. Halos dalawang kalahating kilo. Ano? Bili kami ng nata. Kasi rami yung kababad sa lychee flavored nata. Friday ng gabi, magdadala tayo ng baked sushi. Tapos lunch. Yung ano, lulutuin na natin yung hipon. Pang Sunday natin, barbecue. Tsaka spaghetti. Tapos kinabukasan, morning ng Monday. Morning lang naman ang kain natin. Sa sibat na eh. Oo. Nata. Dalawa.
Boynata. Mula noon hanggang ngayon. Boynata. No, mga fiesta. Dati sa Pilipinas, pag fiesta si Mama, bumibili ang dami. Kami lang ang tumitira ni Jawa Jeremy. Ano pa lang yun, ha? Nilaga pa lang, pinatamisan pa lang, nilagyan pa lang ng asukal. Ubus na sa amin, Jero. Wala pang flavor. Ang init pa rin, napapasok pa yung bibig mo, no? Wala pang gatas. Siyempre, kailangan may bounding cafe. Oh, camping. May sinubukan sila, ano yun? Pag umaga, ano? Latte. Oh, latte. Black yan. Forest latte. Huh? Passion Black berries, latte. Ha? Huh? Cherry. Pang Canada, ha? Ano, ano to? Bread pan. Bread pan. Si Boy Bread pan. Hanapin mo siya ng bread pan. Gara guys, nagbalik kami ng taho na napakatagal na namin binili. Bumili kami ng taho ng July 9 dito. Tapos, hindi na ngayon, July 31. July 31 namin, ngayon lang namin ni-refund ano, yung presyo ng taho. Hindi kasi namin agad napansin na ano, expiration July 5. Ang mga ganun kasing product, hindi yun nare-return talaga kasi ano yun eh. We cannot accept returns on tobacco, cigarettes, lotto, phone cards, electric, and perishable foods. Produce, seafood, deli, bakery, so ready to eat. Pero since dahil nga siya ay expired nung nabili namin, July 5 ang expiration and July 9 namin binili. So parang nabigyan ng consideration. So, mali ko rin yun eh, pero mali din nila yun. Kasi bakit dapat wala na silang naka-display na ganun sa shelf. July 9 namin binili, ang expiration ng taho is July 5 pala. Kaya hindi naman siya nag-check. Pero ako, ano, nagbaka sakali lang naman kami. Kasi ang meron na lang kami is nakit namin yung receipt at saka yung picture. Pero yung actual product, siyempre, tinapon na namin. Tagal na eh. Bulok na eh. Kaya ayos din eh, na-refund pa namin yung pinabili lang. Madali naman kausap. Fairness. Walang problema dito sa mga returns kung may katwira naman, 'di ba? Kung talaga namang ano, sila yung may ano yung product nila, supply. Maniwala kasi pagka dito tayo sa laki pumupunta, ang daming items pero parang sobrang sulit yung presyo. Pero pag pumunta ka ng Costco, 200 ang unti lang. Kung tiglalabas mo ng Costco, parang hindi ka satisfied na, ba't ito lang yung nabili? Yan laki-laki na nagastos mo. Ilang klase lang pala, no? Ilang klase lang. Pero pag dito sa mga kagaya dito sa Lucky, lalo ko bibili ka ng mga karne talaga, yun. Maganda kasi talaga dito. Kasi yung giniling na pwede ng ulam natin na maghapon, $3 lang. Kalahating kilo ng giniling, $3. Oh. Pero meron pa ding, yung sabi nga nila, yung mas mura sa Northeast, sa Wahing ba yun? Kaso, ang pangit naman ng, ano, ng punta namin dati, kung kailan Sunday, sarado no? Tsaka malayo din sa bahay, kaya sabi ko, mas okay na dito. Pagkakagaling sa Lucky Seafood City. Nabili na ng pambaon. At pang ulam, pag-uwi sa bahay. Ang problema, si Jeron din nagsaing. Wala pa kaming sinaing. Nagsasaing muna kami pag-uwi. Anong ulam binili ni Mami? Bibili ka ng barbecue. Ah, barbecue. Ito, puro ano eh. Puro prito. Pampabata. Pampabatang matigo. Hindi masyadong magulo, oh. Nakita na niya ang favorite. Si Bread Pan Boy. Buti na lang meron sa Seafood City. Tapos, syempre, hindi kakalimutan bumili ng pampabata. Pampabata. Pampabata pa yan? Oo. Uh-uh. Pampabata ng buhay. Hindi na natanda. Pag kumain ka nito lagi, hindi ka natatanda. Kaya pampabata. Ito naman ay barbecue. Ah, ito. Ano yan? Ito. Mayaman. Pang mayaman. Wala. Baka mapunit yung loob. Ay, wow! Ay, kabag, oh. Guys, re-review namin tong binili namin na pop-up tent. Ano yung mabili dito? Yung bakal siguro. Mistakes. Sana naman, mabalik pa namin.
Uy! Ay, wow! Malaki! Ano ba yun? Oh, wow! Ayan. Ayan, oh. Ang laki! Huh? Yeah, good for 2 to 3 person yan. Binili namin sa Amazon. Good deal na rin. Maganda rin naman yung ano niya. Pwede ka makayupo. Ito. At may zipper pa. Yeah, it's zipper. Yung bang may privacy ka. Pero paa mo, pwede mo pa nyo malabas. Yeah. That's nice. Can I go in? Uy! Ay, wow! Ang laki! Okay din. Tapos sa kabila, ito, may bintana din. How many bintana din pala? Pwede din ito mabuksan. 2 to 3 person. Kami ni Johan sa Costco. Pagkas lang kami kasi nga syempre long weekend at alis tayo sa weekends punta sa ating camping at naisip lang kami na dumaan muna sa loob para bumili ng hot dogs. Ito lang kami bibili ng makakain namin for dinner tonight. Good dinner. Pwede na magluluto. Tinamad. Tinamad na naman, no? Lali yung ako na. Nagpunta ng Valley Village. Naghanap ng kawali. Kamukha ng kawali namin sa bahay. Mas magaan na ito. Pero ito gagawin namin pang camping. This is what people use. Tapos nakakita si mami nito. Pang ano, steamer. Sa bahay magagamit. This is what people use when they don't have a helmet. Steamer natin yan para pag mag-steam tayo ng mga anik-anik. Wala tayong steamer eh. Papatong na lang natin sa kawali yan. Oh, that's a good sound. That's a good sound. Alam mo yung... Yung cassava cake. Steam natin dyan. Maganda kasi yung guys yung meron kayong ano, meron talagang mga tools, mga lutuan na pang camping lang. Kasi kumbaga hindi mo na yun ihahalo, lagi na lang yun nandun sa box. Hindi mo na yun ihahalo sa bahay, hindi ka gagamit ng gamit sa bahay. Baka dito pa na mahanap yung knife holder. Makabili pa ng tusukan ng kutsilyo sa bahay. Ganda pa. Tapos, bigyan ng kape sa bahay. Steamer pa. Steamer at saka pang camping ng mga sandok. Next stop, Dollar Tree. Dollar Tree naman tayo. Ayan, stop ang pag-iikot. Dito naman kami sa Dollar Tree. Siguro makabili rin ng ano, yung pang sa marshmallow ba? Marshmallow tsaka yung stick. Mami, stick na marshmallow din. Tsaka ano nga bang hanapin? Ano bang hanapin talaga ni Mami dito? Paper. Ay, mga paper plates. Oh. Mga disposable ano. Paper plates. Yeah. Ha? Hala, full na. Ay, puro knife naman. Kailangan natin eh, fork and spoon. Pwede na kaya itong magpakalakan? I thought that one was already used. Superstar din. Pupunta ka pa naman ng superstar eh. Hindi. Bukas, sabay mo na lang. Okay rin daw sila dito. Hmm? Okay rin. Ayun naman. Ako na lang. Tara. Oh, ang dami na. Sisimula na kami mag-ready. Ito, ang gulo pa. Hintay namin si Mami. Ang hirap kasi. Ang hirap kasi mag-ayos ng ganyan eh. Baka mamaya, nag-ayos na kami. Kami pa yung napagalitan eh. Alam mo naman. Ito na yung mga damit na ayos na niya kagabi. Ito yung mga sa mga pangluto at saka yung mga lulutuin. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Barbecue. Yan naman mga tent namin, ready na eh.
napahiwalay lang. Ipat ko na sa ano to. Sa Ziploc itong binabad namin ni Jeron. Para sa ano pa namin ito lulutuin eh. Ano ba Sunday? To? Linggo? Sunday. Sunday. Tapos, si Mami gumawa ng baked sushi pang mamaya namang gabi. Doon sa Cochrane. Ito yung ayaw kong part eh. Yung kung paano pagkakasyahin yung lahat ng mga kargada sa likod ng sasakyan. So, bukod dito. Bukod dito, meron pang pa, mga tubig, upuan. Tapos, yan pa, ihawan. Siyempre, yung mga tarp. Eh, ito pa, yung propane tank. Ayan pa, ayan pa. Hindi ko alam kung paano pagkakasyahin. Buti nga hindi na kami magdadala ng boat. Kasi wala naman kami pagbobotan. Pero magdadala kami life jacket. Masarap nga sana pag mga camping may dala ka laging bike eh. Mga mountain bike na ganito. Kaso wala talagang way. Hindi kakasya eh. Yun. Nagawa na ng paraan. Pero talagang wala ng espasyo. Puno. Puno tayo. Puno guys. Ito pa. Yung mga bags nandito. Ayos na yan. Dalawang bata lang naman nandyan eh. May paano man nabihin si kuya. Saka 20 minutes lang naman yung biyahe papuntang kapatid. Oo, hindi naman malayo pupuntahan natin. Hindi naman Jasper. Yan. Ako kung Jasper, tapos ganyan kasiksik, no? Panghina. Alam nyo ba itong lakad namin na to, guys? Originally, nakaplano to na Jasper trip. Meron na kaming nakabook na ng ano doon, ng tutuluyan. Eh, kundi inatras namin, kundi bumak out kami. Kasi nga, noon yun eh, bago nangyari yung sunog. Nakaka ano lang, kasi lima lang kami nakarating muna doon bago nasunog yung Jasper. Di na namin nasilip yung town. Kasi dati gumala kami doon hanggang Athabasca Falls lang. Hindi kami dumiretso ng town. So, hindi na namin nakita. Nasunog na, ganun.